Grabe yung tagyawat. Kaputok na putok. What's up? It's JB and welcome back to another episode ng ating kwarto serye. By the time na pinapanood nyo itong video na ito, siguro naman napanood nyo na yung ating first episode, which is ang ginawa natin doon is yung ating room makeover haul, which is pinakita ko yung mga gagamitin natin sa ating room transformation. And para sa ating second episode, yun talaga yung pinaka makeover ng ating kwarto, which is ang ginawa natin doon is nagpaint tayo ng wall, ng bed, ng table, and then doon din natin pinakita kung paano natin ginawa yung ating geometric wall. And for our third episode ng ating kwarto serye, ipapakita ko naman sa inyo yung mga idadagdag nating lights, decoration dito sa ating kwarto. And lahat ng ito is nakuha ko or nabili ko sa Shopee, but this video is not sponsored. So short story muna bago tayo magsimula. Nung mga panahong pinag-iisipan ko yung design, yung theme nitong aking kwarto, isa talaga sa mga priority ko is magdagdag ng ilaw dito sa aking kwarto. And habang pinag-iisipan ko ngayon, ang isa sa pinaka main problem natin dito is yung wiring or yung source of electricity. So I came up to this idea and tinry kong maghanap online kung meron nga bang mga ilaw na battery operated lang. And luckily yung mga iniisip kong additional light dito sa aking kwarto is meron ako nakita online. So ito na siya. Again, lahat ng toys nang galing sa Shopee and binuksan ko na siya isa-isa para mabilis na tayo. So ang ating unang item is itong, ano bang pangalan nito? Ang nakalagay sa akin yung box na pipi at lukot-lukot, ayan siya, super sira talaga siya. Kasi parang naka-fresh lang ganun kasi wala naman siyang bubble wrap or whatsoever. But ang mahalaga is buo at hindi basag yung ating ilaw. Ang nakalagay sa kanyang box is LED hang lamp. I got two of these. Kaya kadalo yung box. In the color black. Ayan siya, yung itsura niya is parang pendant light. And natuwa ako dito kasi yung theme nga ng ating quarter is industrial, which is, ito is very industrial looking. This is plastic, tapos ang kanyang battery is tatlong AAA. Gumagana to through pulling this rope. Yan, ganyan. So, lagyan natin ng battery para makita nyo. So, ito na, meron ng battery to. Kailangan nyo lang hilahin yung kanyang tali. Yan! Maliwanag siya, malakas yung kanyang ilaw. Sana lang di siya malakas sa battery kasi tatlong AAA siya, beshi. So, dalawa, ani. So, yun, natuwa naman ako dito kasi very industrial looking, mura lang. Speaking of mura lang, siguro ilalagay ko na lang yung price somewhere dyan sa screen. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is parang gusto ko kasi siya ng warm white or yellowish yung kanyang ilaw. Ito kasi is white. Parang mas okay siya sa vibe ng kwarto ko kung medyo warm white or yellow yung kanyang ilaw. Next item is this LED light with remote control. So ayan yung itsura niya. Bilog siya and it contains of 3 LED lights and it comes with a remote control. So ayan, I got 2 set of this. So ilabas natin para makita niyo. So ayan yung itsura niya. Bilog lang siya and yung likod niya is adhesive lang or double-sided tape para madikit niya siya sa inyong mga flat surface. And then para bumuka siya, pwede niyo siyang itap dito. Ayan, nagpe-press siyang ganyan. Or you can use the remote control. Yung remote is merong 4 function, which is on and off. Tapos meron siyang 30 minutes na timer. And then yung isang button is para sa dim niya. Pwede niyo i-control yung paglakas niya or paghina niya. And then meron din siyang wall mount na kasama. So ayan. And perfect to kasi warm white yung kanyang ilaw. Yun nga lang ang medyo downside na naisip ko dito is kada isang ilaw is nagre-require siya ng tatlong AAA battery. So that's 3, 6, 9. Tapos yung remote control is 3 battery din. So 12 AAA batteries agad yung kailangan niya para mapagana niya siya lahat. So ayan, gusto mo na puro battery ha. So ang bala ko dito is idikit siya sa mga corner ng aking kwarto. Kasi ang gusto ko dito ng idea is yung parang pin light. Yung apat na corner meron siya parang bilog, diba? Parang pin light yata yung tawag, I'm not sure. So parang ganun yung idea ko dito sa mga bilog na ilaw na to. Next item is this 10 meter LED strip. So malamang alam na alam niyo na to, sikat na sikat tong LED strip na to. Dito siya nakalagay sa isang clear ziplock and then pagbukas mo, nakalagay yung LED dito sa parang foil na ziplock.
So ayan siya, I got 2. So probably this is 5. This is 5. So 10 meters siya. And then yung dulo niya is pwede nga siyang ipag-connect. And then meron din siyang kasamang box. Ang laman ng box is yung kanyang saksakan. And then yung kanyang instruction and remote control. So originally kaya ako binili tong LED strip na to. Ang bala ko sana dito is lagyan siya paikot dito sa taas ng aking kisa. May asin paikot, kaya ako nga binili yung 10 meters para medyo mahaba. Pero ngayon I was thinking na parang hindi ko na lang siya i-install kasi parang magiging OA na yung dating dito sa ating quart. And parang hindi na kasi siya pasok sa team. I know visually maganda siya sa TikTok, sa mga video, pero as of now talaga nagdadalawang isip akong ika-beach siya. Kaya I was thinking of ipamigay ko na lang. How about a giveaway? So tignan natin, just let me know kung gusto niyo ba nitong LED strip light. Comment down below. So next item, dahil nga puro battery operated yung mga binili kong ilaw, syempre we need a lot of battery. Ayan ang fit niya kasi pastel color yung kanyang kulay. So actually apat yung binili kong ganito, pero yung dalawa isa gamit na natin. Ang isang pack is 7 pieces AAA battery. And ito lang yung hindi ko nabili sa Shopee. Nabili ko ito sa Miniso. And yung susunod ipapakita ko sa inyo, hindi na siya about ilaw, but it is also part ng ating decoration. So bumili ako ng mga fake leaves and mga fake plant. Unahin natin dito sa leaves na to. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dito sa dahon na to, pero ilalagay ko na lang siya dyan somewhere sa screen. Nung binili ko to is set of 2 na siya. Ayan siya, ang ganda niya tignan. Very aesthetic, very tropical looking. Tropical. And then next is this fake leaves na parang Monastera yata yung tawag dito. Hindi ko rin sure. Ilalagay ko na lang dyan ulit sa screen. Ito naman, dalawang piraso din siya, pero this is not set. I bought this individually. For our last fake plant is this, hindi ko alam kung tawag dito, basta dahon siya na parang, basta ayan, yung para siyang gumagapang na dahon. Ayan, dalawa din to, para ipagpapatong ko siyang ganyan, para makapal siya tignan, para mas mukha siyang realistic. So that's it! Sana nag-enjoy kayo sa ating third episode ng ating kwarto series. So kung hindi nyo pa napapanood yung ating first and second episode, ilalagay ko na lang siguro somewhere sa screen or sa description box yung link. So I hope nakatulong ako sa inyo sa mga bagay na pinakita ko. And lalo na sa tulad ko, nag-i-step na magdagdag ng ilaw sa kwarto nila but walang enough source of electricity. So I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up if you did. Leave a comment and please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Again, this is JP Venezuela. Pagkita-kita tayo sa susunod na episode ng ating kwarto serye. Bye! Yeah.